Ikalabing-siyam ng Hulyo, ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Minigyan ni Jesus ang mga tao ng isa pang talinhaga, na ihahambing ang kaharian ng langit sa isang taong naghahasik ng mabuting buto sa kanyang taniman. At samantalang natutulog ang mga tauhan, dumating ang kaaway. Hinasikan nito ng masamang damo ang taniman ng trigo at saka umalis. Nang tumubo ang mga tanim at nagsimulang mamunga ng butil, naglitawan din ang masasamang damo. Kaya lumapit sa may-ari ang mga katulong at sinabi, "Ginoo, hindi ba't mabubuting buto ang iniasik mo sa iyong bukid? Saan ang galing ang mga damo?" Sinagot niya sila, "Gawa ito ng kaaway." At tinanong naman nila siya, "Gusto mo bang bunutin namin ang mga damo?" Sinabi niya sa kanila, "Huwag. At baka sa pagbunot ninyo ng mga damo, ay mabunot pati ang mga trigo. Hayaan ninyo na sabay silang tumubo hanggang anihan. At doon ko sasabihin sa mga mag-aani, bunutin ninyo muna ang mga damo at bigkisin para sunugin. At saka kunin ang lahat ng trigo at tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, hindi hangal ang Diyos. Maraming tao na nagmamahal sa Diyos ang nasaktan matapos marinig mula sa pahayag ng isang pinuno na hangal ang Diyos o God is stupid. Nagmula ang pahayag na ito sa maling paniniwala na ang Diyos ay naglagay ng kasangkapan ng kasamaan sa paraiso o ang demonyo sa anyo ng ahas na siyang tumukso sa tao para magkasala. Ang pagkakaalam ko at marahil na alam din ng marami na ang Diyos ay maaari lamang iugnay sa lahat ng totoo, mabuti at maganda. Pawang mabuti lang ang maaaring gawin ng Diyos sapagkat wala namang nilikhang hindi totoo, hindi maganda at higit sa lahat hindi mabuti. Malinaw ang talinhaga sa Ebanghelyo na ang pag-aasik ng masamang binhi ay hindi gawa ng Diyos, kundi ng kaaway ng Diyos, na walang iba kundi ang demonyo. Habang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng masasamang binhi. Nang tumubo ang mga trigo, kasabay na tumubo din ang masasamang damo sa bukid. Ayon sa Ebanghelyo, hinayaan ng may-ari ng bukid na tumubo ng sabay-sabay ang mga trigo at masasamang damo hanggang sa araw ng anihan, sapagkat kung bubunutin ng mas maaga ang mga masasamang damo, madadamay at maaaring mabunot din ang mga trigo. Ipinapakita sa talinhagang ito ang mga sumusunod na katotohanan. Una, hindi hangal ang Diyos. Sadyang iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Hindi padalos-dalos ang Diyos sa paghatol sa mga taong masama. Hinahayaan niyang sabay na umiral ang mabuti at ang masama upang gamitin ng tao ang kapangyarihan ng kabutihan upang baguhin o kung hindi naman ay labanan ang kapangyarihan ng kasamaan. Ikalawa, hindi hangal ang Diyos. Tama ang pamamaraan ng Diyos. Marahil ay nasanay na lang ang tao na sundin ang mga nakasanayang baluktot na pamantayan sa paghusga sa kanyang kapwa. Kung gagamitin ng tagapag-alaga ang kanyang makataong pamantayan, marahil ay tuluyang nabunot na ang mga masasamang damo bago pa man dumating ang anihan. Dahil dito, tiyak na maraming trigo ang madadamay. Kung ito ang pamantayang gagamitin sa masasamang tao, siguradong marami sa mga makasalanan ang mamamatay at hindi na sila mabibigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Ikatlo, hindi hangal ang Diyos. Likas sa Diyos ang pagiging mapagpasensya. Hindi rin siya mapagkunwari. Siya ay Diyos ng maraming pagkakataon. Dahil mahaba ang kanyang pasensya, hindi siya nagsasawang bigyan ang makasalanan ng mga pagkakataon upang magsisi at magbago. Paano nga naman magbabago ang isang taong hindi na nabigyan ng pagkakataon para magbago? Magkagayon man, iginagalang ng Diyos ang oras na kanyang itinakda. Alam niya na may tamang panahon para sa huling paghuhukom. Kung mabilis mainip ang tao at padalos-dalos kung humatol,
Ang Diyos ay marunong maghintay at magbigay ng panahon sa makasalanan para maituwid ang kanyang mga pagkakamali. Kung ikaw ang tatanungin, hangal ba ang Diyos?